Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara at samahan niyo kong silipin ang mga panibagong aksyon sa paparating na Chapter 1003 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong video nito at sana'y huwag niyong iskip kahit yung may ikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. At kung bago ka pa lang dito, ay smash mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating One Piece chapter reviews, spoilers, at theories. Bago tayo magsimula, ito muna ang ating intro. Ang Chapter 1003 ay pinamagatang Night on the Board. Hinango ito mula sa Shogi o Go Board na pawang mga Japanese board games. Mamaya fam ay malalaman natin kung bakit ito ang pamagat ng chapter na ito. Matatanda ang nagtapos ang nakaraang chapter noong ginamit ni Luffy ang kanyang Gomu Gomu no Kong Gatling upang atakihin si Kaido. Nagpapatuloy naman ang chapter na ito mula sa eksenang yun. Matapos ang ataking ito ay dito na nangyaring ating kinakatakutan fam. Dingit sa inaakala ng maraming One Piece fans ay mukhang meron pa ding limit ang paggamit ng haki ni Luffy. Dahil mula sa Gear 4th form nito ay bigla itong nagbalik sa kanyang base form. Sinabi dito na naubusan ng haki si Luffy kaya katulad ng dati ay hindi ito maaaring gumamit ng haki sa loob ng 10 minuto. Ito na nga fam ang pinangangambahan nating mangyari. Nakita natin sa mga nakaraang chapter na bukod sa si Luffy lang ang may kakayahang tumangke ng mga atake ni Kaido at Big Mom, ay siya din lang ang may kakayahang gumamit ng Advanced Armament Haki para lubos na mapinsala si Kaido. At ito ay isa sa pinakamalaking disadvantage ng mga supernova sa labang ito. Hindi lang yun fam, mukhang si Luffy din lang ang mayroong kakayahan na gumamit ng Advanced Observation Haki o Future Sight na malaki ang may tutulong sa kanilang pakikipagtuos laban sa dalawang halimaw na emperor. Ngayong naubusan na ng haki si Luffy, ay nakasalalay na kina Zoro, Law, Kid at Killer ang pakikipaglaban kina Kaido at Big Mom. Gayon din ang pagprotekta kay Luffy habang nagpapahinga pa ito at naghihintay na manumbalik ang kanyang haki. So ibig sabihin, 10 minuto na kailangang labanan ng mga natitirang supernova ang dalawang emperor habang pinoprotektahan nila si Luffy. Katulad ng inaasahan fam, ay sinamantala ni Kaido at Big Mom ang pagkakataong ito. Unang gumawa ng aksyon si Big Mom at ginamit ang kanyang bagong atake na tinawag niyang Hahaba o sa wikang Ingles ay Mother Grandmother upang atakihin si Luffy habang wala itong haki. At syempre, hindi naman pinabayaan ni Zoro ang kanyang kapitan at matagumpay nitong sinalag ang atake ni Big Mom. Mukhang nakarecover na si Zoro sa lightning attack ni Big Mom sa nakaraang chapter fam. Pagkatapos nito, ay si Law naman ang sumunod na umatake. Ginamit nito ang kanyang technique na counter shock laban kay Big Mom. Kung maaalala natin, ang counter shock ang atake ni Law kung saan nagpapalabas ito ng matinding electric surge mula sa kanyang kamay upang atakihin ang kalaban. Sa kasamaang palad ay hindi pa binabanggit sa spoiler kung naging epektibo ba ang ataking ito ni Law kay Big Mom. Si Kaido naman ngayon ang umatake gamit ang kanyang bagong technique na Vortex Wind laban kina Kid at Killer. Mukhang napapadalas ang paggamit ni Kaido sa mga wind-based na atake niya. Hindi din ipinakita sa spoiler fam kung ano ang naging resulta ng ataking ito. Pagkatapos ng pag-atake ni Kaido kina Kid at Killer, ay ipinakita naman ang ginawang pagkagat ni Kaido kay Luffy. Nako, dito na nga kaya babaliktad ang laban fam? Ito na nga ba ang sinasabi natin sa ating huling video? Katulad ng naging laban ng mga Scabbards, ay pagmumukhain ni Oda na para bang nananalo ang mga supernova. Subalit biglang babaliktad ang sitwasyon sa bandang dulo at dito na sila lalampasuhin ang dalawang emperor. Sobrang na-hype pa naman tayo sa mga nakaraang chapter fam
Tapos ngayon ay unti-unti nang pumapabor ang laban kina Kaido at Big Mom. Pero sa gitna ng hindi magandang sitwasyon na ito, ay lumalaban pa din si Zoro. Habang kagat-kagat ni Kaido si Luffy, ay naghanda naman si Zoro para sa isang matinding pag-atake. Dito na ginamit ni Zoro ang kanyang bagong teknik na Black Dragon Tornado, isang three-sword style na atake kung saan umiikot ng mabilis si Zoro upang makalikha ng isang buhawi o ipo-ipo na gumagawa ng imahe ng isang dragon na siyang umaatake sa kalaban. Gamit ang atake na ito, ay matagumpay na nailigtas ni Zoro si Luffy mula sa pagkakahagat ni Kaido dito. Naku Luffy, 10 minuto kang magiging pabigat sa mga kasama mo. Joke lang fam. Buti na lang andyan si Zoro para maging bodyguard ni Luffy habang nagre-recharge ito ng haki. Kapansin-pansin naman na napinsala si Kaido sa Black Dragon Tornado na atake ni Zoro. Dito na nga tuluyang nakilala ni Kaido ang gamit na espada ni Zoro na Enma na siyang dating pagmamay-ari ni Kozuki Oden. Sa puntong ito, nagdesisyon si Kaido na gamitin ng isang bagong atake na sa kasamaang palad ay hindi nabanggit ang pangalan. Ang atake na ito ay umaapekto sa malaking lugar, kumbaga parang AOE ang atake na ito. Mukhang nagpa siya na si Kaido na seryosohin ang laban fam dahil dito na ginamit ni Kaido ang pinakaaabangan ng maraming One Piece fans, ang hybrid form ng Mythical Zoan Devil Fruit ni Kaido. Tama fam, sa wakas ay ginamit na ni Kaido ang kanyang hybrid form na sinasabi ng marami na pinakamalakas na form ng isang Zoan type user. Malaki ang posibilidad na ang pagkakatuklas ni Kaido sa Enma ang nagtulak sa kanya para seryosohin ang labang ito. Kumbaga sa isip ni Kaido ay parang si Kozuki Oden na din ang kanyang nilalabanan dahil nararamdaman nito ang presensya ni Oden mula sa Enma na gamit ngayon ni Zoro. Ito na fam ang kinakatakutan natin. Siguradong makikita na natin ang tunay na lakas ni Kaido ngayong gamit na nito ang kanyang hybrid form. Grabe fam, nakaka-excite! Ano kayang itsura ng hybrid form ni Kaido? Gamit niya kaya ang kanyang sandata na kanabo habang siya ay nasa hybrid form? Naisip niyo na ba ang naiisip ko fam? Siguradong gagamitin ni Kaido ang pinakamatindi niyang atake na Thunder Bagua habang siya ay nasa kanyang hybrid form. Makakatiyak tayo na mas malakas ang version ng Thunder Bagua na ito dahil gamit niya din dito ang taglay na lakas ng kanyang Mythical Zoan Devil Fruit. May laban pa kaya si Zoro kay Kaido ngayong ginamit na nito ang kanyang pinakamalakas na form? Dito na kaya bubuksan ni Zoro ang kanyang kaliwang mata? Totoo kayang may natatagong kakayahan ang matang ito ni Zoro? Makikita na kaya natin muli ang paggamit ni Zoro sa kanyang nakakakilabot na teknik na Asura? Grabe talaga fam, medyo kinakabahan ako para kay Zoro sa labang ito. Pero alam niyo fam, hindi pa tapos ang mga pasabog sa Chapter 1003. Biglang lumipat ang eksena at dito'y pinakita ang mga hindi inaasahang karakter na sasali sa digmaan. Ipinakita ang pagdating ng CP0 sa Wano. Mukhang gumagawa na ng hakbang ang World Government fam. Grabe, ibang hype din ang dala ng paglitaw ng CP0 sa Wano. Ipinakita dito na inaalisan ng CP0 ang kasalukuyang sitwasyon sa Onigashima. Pinag-aaralan nila ang mga nagaganap na laban gamit ang isang board na may tiles na kung matatandaan natin ay siyang title ng chapter na ito na Night on the Board. Sinasabi dito na ang Samurai Alliance ay may 5,400 na sundalo at ngayon ay nawala ng 400 na mandirigma. Samantalang ang Beast Pirates naman ay mayroong 30,000 mga sundalo at nabawasan ng 3,000 ang kanilang puwersa. Ano na kayang magiging papel ng CP0 sa digmaang ito? May kasama din kaya silang mga Marines? Dito na kaya ipapakilala ni Oda ang SSG o Special Science Group ng World Government? E papaano naman kaya ang SWORD? Gagawa kaya sila ng aksyon sa digmaang ito sa Wano? Grabe fam, madami ring pasabog ang pinakawala ni Oda sa chapter na ito ah. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ano sa tingin nyo? Sasali na nga kaya talaga ang CP0 sa digmaan sa Wano? Ano kaya ang pakay nila at nakikisali sila sa digmaang ito? Kung sasali nga ang CP0 sa digmaan, ibig sabihin kaya nito ay dadating din ang Straw Hat Grand Fleet para magsilbing reinforcement ng Samurai Alliance?
Eh ang mga natitirang supernova na sina Beiji, Bonnie at Yuruge, magpapakita din kaya sila sa Wano? Grabe, di ko na alam ang iisipin ko, fam. Kaya i-comment nyo na lang dyan sa baba kung ano sa tingin nyo ang susunod na mangyayari sa digmaan. Please like and share kung nagustuhan nyo ang video nito dahil sobrang laking tulong na niyan sa akin at sa ating channel. Ito din nga pala, fam, ang ating FB page. Sana'y i-like nyo upang makatanggap din kayo ng One Piece update sa FB. Make sure din to be active para makatanggap kayo ng top fan badge. Meron na rin nga pala tayong FB group. Sana'y mag-join kayo para dun tayo magkwentuhan at magkulitan. Salamat sa inyong panonood. Sana'y nagustuhan yung video nito. See you on the next video and stay good, fam!